Hello mga kapobre, may bagong recipe na naman tayo. Ayan mga kapobre, piprito lang natin yung ating inislice na talong mga kapobre, talong na kulay green na bilog. Ayan mga kapobre, so pritohin natin siya, pakrispihin natin. Ay brown lang natin siya mga kapobre, ayan brown na, so tanggalin natin mga kapobre. Ayan mga kapobre, napakasarap nito mga kapobre. Ayan, so sundan nyo mga kapobre yung aking video kung anong gagawin ko dito sa talong, no, na pinirito na ganitong sistema pagka-slice. Ayan, abangan, alam na dis kung anong gagawin ko dito. Napakasarap talaga nito mga kapobre. Madalas mga kapobre, ang talong ay piniprito at saka isaw-saw na sa sili at kalamansino, pero ito may gagawin tayo mga kapobre. So ayan na mga kapobre, luto na. Ayan, so ipiprito din natin tong yung ating isda na tuna. Ayan mga kapobre, ipiprito muna natin saglit itong isda. So mga kapobre, abangan. Ayan, mabilis lang tong maluto tong isda na to mga kapobre, kasi manipis na pagka-slice. Ayan mga kapobre, baliktarin na natin. So babaliktarin natin kasi medyo brown na siya, no. Ayan, okay, ayan brown na siya. So mga kapobre, habang ibabaliktad natin to, may galang shout out dyan sa aking pamilya sa Dabaw, lalo sa kapatid kong nagbe-birthday. Happy birthday po sa iyo. Ayan, luto na. So, tatanggalin na natin. So, medyo madikit ng konti, pero madali lang siyang tatanggalin. Ayan, napakasarap na. Ayan, mga kapobre. So, may gagawin tayo dito sa isda na pinirito at saka yung talong natin na gepreto, mga kapobre. Ayan, so tatanggalin natin at ilagay natin dyan para matanggal yung excess pang mantika sa isda, no. Kailangan matanggal din yun kasi hindi pwedeng masyado mapantika ang ating kakainin. Ayan mga kapobre, mag-isa na tayo ng bawang. Umpisahan sa pag-gisa-gisa mga kapobre. So haluin natin hanggang sa ma-brown ng konti. Kailangan ma-brown muna siya ng konti bago natin isunod yung iba pang sangkap, no. Ayan, so isunod natin mga kapobre ang red onion, sibuyas, bumbay kung tawagin mga kapobre. So ayan, haluin lang ng haluin hanggang sa lalabas yung aroma. So isusunod natin yung luya. Kailangan may luya mga kapobre. So ayan, para ang luya kasi mga kapobre ay pangpatanggal ng langsa. Ayan mga kapobre. So mga kapobre, isunod natin yung ating kamatis. Ayan, kamatis. So, haluin lang natin ang haluin. So, pag medyo lumabas na yung aroma ng ating ginigisang mga sangkap mga kapobre, so, isunod na natin yung ating fried fish, mga kapobre. Isunod na natin paglagay yung ating pineretong isda. So, ayan, halo-haloin muna ng maigi, no. Maya-maya, kaya isunod na natin talaga yung ating piniretong isda. Ayan mga kapobre, so isunod na natin, no. Ilagay natin dyan. Ayan, napakasarap nito mga kapobre. So mga kapobre, pag nagustuhan nyo yung video ko, pakishare-share lang mga kapobre para matutunan nyo rin pagluto na ganitong style para masarap mga kapobre. Nilagay na natin yung ating pure kakanggata mga kapobre. Pagkatapos ay hugasan mo natin ng konti, lagyan ng konting tubig para di masayang yung kakanggata, no. Pure kasi siya, pure. Kaya napakasarap mga pobre ang ito maluto na. Ayan, naglagay din tayo ng tanglad o lemongrass mga kapobre. Padagdag pabango sa ating niluto, no. Ayan mga pobre. So ilagay na natin yung ating fried eggplant mga kapobre. Piniritong talong, so paibabaw na natin dyan. Kaya, ayan mga kapobre, alam na dis, napakasarap na nito pag tayo ay pag na talagang natapos na natin ito lutuin mga kapobre. Nagkabulol-bulol na inyong lingkod mga kapobre kasi gutom na gutom at saka natakam na ako sa aking niluluto mga kapobre, no. So, ayan, nilalagay na natin yung
pinirito natin talong. So maglagay tayo ng konting asin mga kapobre. Yun lang ang ating ilagay yan, no? Panlasa, no? Kasi yung isda na giprito ko mga kapobre ay templado na iyan. May timpla na yan siya. Nakamarinate yan. Hindi ko na lang pinakita sa inyo. So ilagay na lang natin din natin bell pepper, no? Green at saka kulay red. Ayan. Napakasarap na nito mga pobre. 100% ang mga pobre. Napakasarap talaga ito. Ayan. Kumukulo na. So ilagay din natin mga pobre ang ating sealing green. Nagdagdag lasa at manghanghang ng konti yung ating niluluto mga kapobre. So takpan muna natin. So ayan mga kapobre, kumukulo na. Ilang minutes lang ay kumukulo na siya. So ayan mga kapobre, napakasarap, kumulo na talaga, no? Wow! So titikman natin to. Titingnan, haluin. Ayan, so makikita natin na malapit na maluto yung ilagay nating sealing green. So mga kapobre, pakuluan lang natin ng mga ilang minuto pa. Mga 2 minutes mga kapobre, ayan ay luto na. So mga kapobre, ayan na ang finished product natin. Napakasarap mga kapobre. Ayan, wow, alam na dis, ubos ang kaning luma na nito. Wow, napakasarap talaga mga kapobre. Subukan nyo mga kapobre magluto ng ganito para matikman nyo rin mga kapobre kung gaano kasarap itong aking niluto na fried fish at saka fried eggplant na may fresh coco milk. Mga kapobre, napakasarap talaga. Kaya ano pang inaantay nyo mga kapobre, pa-share-share na ng aking video at magluto kayo para malaman nyo rin kung anong lasa, no? Ayan, pakisubscribe ng aking YouTube channel mga kapobre, no? Pag-click lang ng all para kayo laging updated sa aking mga video pang i-upload mga kapobre. Ayan mga kapobre, napakasarap. Alam na din, pag ay ito'y natikman mo, ubos ang kanin yung luma, mga kapobre. Ayan, paki-follow rin mga kapobre sa aking FB page, Madam Pobreng TV. Ayan mga kapobre, huwag nyo kalimutan i-share ang video ko, itong video ko para malaman nyo ang paano ko ito ginawa para matikman nyo rin, no? Paulit-ulit, matikman sa sobrang sarap mga kapobre, makalimutan mo ang oras na inaantay mo na ikay kumakain na yun pala, ubos na yung ulam mo. Ayan mga kapobre, thank you for watching.